Okay, magandang hapon po sa bawat isa sa atin na sumusubaybay po ng ating pong YouTube channel. Binabati ko po ang ating mga kaibigan na may kanya-kanyang channel po sa YouTube. At bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagsalita ho patungkol po sa mga issue na ating pong naririnig, napapanood sa mga pangyayaring nagaganap po sa buhay ni Pastor Quibuloy. Alam po ba niyo, mga kaibigan ko, si Pastor Quibuloy po ay isang taong palabiro. Isang taong matulungin sa kapwa. At itong tao na ito ay maasahan mo pagdating po sa pagtulong. Katulad po ng pagtulong niya sa ating pong mahal na presidente. Nung tumatakbo pa lamang po ang ating presidente sa bansa natin, si Tatay Digong, siya po ay kusang nag-offer ng kanya pong helicopter upang mapuntahan ni Tatay Digong ang mga iba-ibang lugar sa kanya pong pagkakampanya sa ating pong bansa. At makikita po natin kung paano po niya tinulungan ang ating pong mahal na tatay at naging presidente ng ating Pilipinas, walang iba kundi si Tatay Digong. Isa pong matulungin si Pastor Quibuloy. Isa siya sa tumulong sa ating pong mahal na presidente at mahal nating tatay ng ating bansa. At yung mga pagkakataon na kanya pong nabitawan ng mga salita po, nang sabi niya ay siya ang nagpahinto ng lindol sa lugar ng Mindanao. Parte po ng Mindanao. Hindi ko lang po matandaan kung anong lugar yon. Na ang sabi po niya, stop! Stop! Pero ang totoo po, mga kaibigan ko, na nakikinig ng aking pong channel ngayon, yung pagsabi po niyang stop, nagkataon po na yung oras na yon ay huminto ang lindol po. Hindi dahil po na siya po ang nagpahinto, kundi dahil po ang Diyos po ang siya nagpahinto ng lindol. Hindi po si Pastor Quibuloy ang nagpahinto po ng lindol, kundi po ang ating pong Panginoon na ating tagapagligtas. Siya po ang siya may kapangyarihan makapagpahinto ng lindol na yon. Hindi po si Pastor Quibuloy. Nagkataon lamang po ng pagsabi niya, stop, huminto ho. Pero hindi ho yun sa pamagitan ng kanyang sinabi o sinalita na stop, stop kagad ho. Hindi ho, nagkataon lamang po.
Kaya gusto ko po sanang ipabot sa bawat isa sa atin na mga salitang nabitawan ni Pastor Quibuloy. Ito po ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa ating Panginoon po. Kaya wag na po natin masyadong bigyan ng pansin yung mga salitang yan. Kundi ang bigyan pansin po natin yung ating po mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak, kung sino man po sila na nasalanta ng lindol, ipanalangin po natin sila at tulungan natin sila. Tapusin na po natin ang mga isyong ito sa mga sinabi po ni Pastor Quibuloy. Wag na natin pong dagdagan pa. Kundi tayo po ay mag-focus po sa mga pamilya natin, kamag-anak natin, kaibigan natin na nasalanta ng lindol. Tulungan po natin sila at ipanalangin natin sila na patuloy silang gabayan at ingatan ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ang tunay na may-ari ng lahat. Hindi po si Pastor Quibuloy, kundi po ang ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Sana po sa maliit na salita nito na akin pong nabanggit sa ating pong mga kaibigan na vloggers po na katulad ko, wag na po natin masyadong bigyan ng pansin yung mga sinabi ni Pastor Quibuloy, kundi ang bigyan natin ng pansin kung paano po tayo makatulong sa ating kapwa na nasalanta ng lindol. Maraming salamat po sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Sana ho naintindihan po ninyo ang aking pong pakiusap. Hintuin na po natin ang issue na to. Magandang gabi po sa lahat.